Bagamat wala pang formal na sagot, handa namang paunlakan ni Pangulong Bongbong Marcos ang imbitasyon sa kanya ni U.S. President Joe Biden na dumalaw sa Amerika. Samantala, nitong mga nakarang araw, sunod-sunod pa rin ang pagkikipagpulong ni Pangulong Marcos iba't ibang foreign dignitaries. Si Mela Lasmora sa detalye, rise and shine, Mela. Kasunod ng kanyang pag-upo sa pwesto bilang 17th presidente ng Pilipinas, inimbitahan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ni U.S. President Joe Biden na bumisita sa Amerika. Ayon kay Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez, opisyal na naipaabot sa presidente ang naturang imbitasyon nang makaharap niya ang mga kinatawan ng Amerika sa pangunguna ni U.S. Second Gentleman Douglas Emhoff noong June 30, araw ng inaugurasyon ni Marcos. Sabi ni Ambassador Romualdez, wala pang naging formal na sagot dito ang Pangulo, pero handaan niya itong dumalaw sa Amerika kapag naikasana ang schedule para rito. Bukod naman dyan, bilang bahagi pa rin ng pagpapatibay ng relasyon ng Pilipinas sa iba't ibang bansa, ilang foreign dignitaries pa ang nakapulong ng presidente nitong mga nakalipas na araw. Kabilang na riyan si India Minister of State for External Affairs, Dr. Ranj Kumar Singh, Brunei Darussalam Second Minister of Foreign Affairs, Dato Eriwan Yusap, United Kingdom Trade Envoy Richard Graham, Lao PDR Deputy Foreign Minister Foksay Kai Campitone, Korea People Power Party Floor Leader Kwan Seong Dong, Vietnam Vice President Vo Thi Anh Xuan, at Cambodia Minister of Environment Sai Samal. Nakatakdang magsagawa ng kanyang unang press briefing si Press Secretary Trixie Cruz Angeles para ihatid sa publiko ang update sa mga naturang aktibidad ni Pangulong Marcos at magbahagi ng payag hinggil sa iba pang malalaking isyu ngayon. Mela Lasmoras para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.